So ayan, hello po sa inyong lahat mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Musta po kayong lahat dyan? At sana ay nasa mabuti lang ang lahat. Meron ulit tayo dito ngayon, 43 inches na LG Smart TV. So no picture siya. May sounds, may backlight. Ayan o, gumagana yung backlight niya. So yan ang i-check natin. Tingnan natin kung ano yung naging sira at kung anong solution ang pwede nating gawin. Ang model number nga pala nito ay 43LK5730PVC. So ayan, umpisa na natin. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel na to, subscribe na at tap mo na rin ang notification bell para lagi kang ma-update pag mag-upload tayo ng mga bagong video. Ayan, ito na yung loob ng TV natin, 43 inches. So since may backlight naman siya, tsaka may sound, ang gagawin natin ay mag-check tayo ng voltahe dito sa T-con. Ayan, titingnan natin kung kumpleto yung supply ng panel niya. Kasi may sounds naman siya. Kaya dito tayo ngayon, magpo-focus, mag-check tayo ng voltahe rito. Tingnan natin kung may supply itong T-con natin galing motherboard. Ito 13 volts to eh. Tapos titingnan na rin natin VGH, VGL. Tingnan natin kung available ba or missing. Bakit walang picture? Set natin siya sa DC reading. Saksak natin. Ayan o, milaw na yung backlight. Lagay natin tong negative probe natin sa body ground. Tingnan natin yung supply niya, 13 volts. Ayan, meron. Nakatawid, so buo yung fuse. Ayan o, 13. Ito, VGH. Ayan. So, missing siya. Wala. Zero. Yan naman natin yung VGL. VGL. Ito yun. Ngayon, wala rin. So, ibig sabihin, either panel or T-con. Kasi may supply naman yung T-con niya, 13 volts. Pero yung VGL, VGH voltage niya, missing. Kaya ito, wala siyang picture. So, ayan. Ang unang gagawin natin ay maghahang tayo dito sa dalawang FFC cable niya. Titingnan natin kung saan siya magkakaroon ng voltahe or kung saan magbabago yung screen. Tanggalin muna natin to. So, unang iyahang natin itong kaliwa. Tingnan natin kung may pagbabago. Ayan, nag-switch on na. Tingnan natin kung may pagbabago yung screen. So, ayan no. Naging white screen yung kaliwa kung saan yung hinang natin. Ngayon, kahit hindi natin siya sukatan ng voltahe, malamang meron na yan kasi nagkaroon na ng supply yung panel. Pero kung wala pa rin siyang supply, blanco pa rin dapat yan, black pa rin yung buong screen niya dapat. Pero nagkaroon na siya ng supply kaya lumabas kung nasaan yung may problema. Natanggal yung shorted sa panel kaya nagbago yung screen. So sukatan natin, tingnan natin kung may pultahin na nga ba. Tingnan natin yung VGH. Ah,
Ayan o, meron na siya. 28 volts. Meron na siya. Yung VGL naman. Ayun. Meron na rin siya. Negative 5. Ayan. Kompleto yung VGL, VGH niya. So, ibig sabihin, andito yung problema. Andito yung shorted. Try naman natin ngayon to. Ayan, subukan natin ihang to, tapos ikabit naman natin yung isa. Kabit naman natin to. Titingnan natin kung anong magiging reaction ng screen. Pagkumparahin natin. Ayan o. Pure black siya. Walang picture. Hindi kagaya kanina, mayroong white screen sa bandang left, sa bandang kaliwa. Pero dito, pure black siya. Ibig sabihin, naikabit natin yung shorted, kaya bagsak na naman yung VGL, VGH niya. Wala na namang supply yung panel. So, check naman natin ngayon yung boltahe, ngayon yung left side na FFC cable naman yung nakakabit. VGH. Ayan o, wala. Bagsak. Wala siya. Zero. Yung VGL niya. Ganun din. Zero din. Pero may supply naman siya. Ayan o, 13 volts. Galing motherboard. So, ibig sabihin, shorted yung left side ng panel natin. Pag nakadapa, left side. Pag nakatihaya, right side. So, try natin kung uubra dito yung tip method. Kabit muna natin to. So, ayan. Dito yung shorted na side. So, dito tayo maglalagay ng tape. Bablock natin yung mga gate signal niya. Paano malalaman? Dito sa side na to, nakasulat yung mga gate signal niya. CLK1, CLK2. Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lahat. 12 yung ibablock natin. So, dito sa side na to, naka-indicate siya. Pero dito sa kabila, wala. So, paano malalaman? Kung i-check natin yung continuity, dito sa pin 1 na to, konektado siya dito. Dito tayo maglalagay ng tape. Ibablock natin yung mga gate signal niya rito. Maaring shorted or leak na, kaya pag nakakabit, bagsak na yung boltahe. So, tansyahin na lang natin yung saktong matapalan, yung 12 pins.
So ayan, yung 12 pins niya rito ang tinapalan natin. Try natin ngayon sukatan kung normal na yung bultahe niya. Check natin yung BGH niya. Kanina wala to, pag nakakabit parehas yung FFC cable niya, left and right, wala to kanina. Ngayon meron na. May 28 volts na siya. VGL naman. VGL to. So okay na rin siya, meron na rin siya. Tingnan naman natin kung may picture na. Sana may picture na. Ayun, meron na nga. No signal. So, ayun na nga. Nakuha pa siya sa ano? Sa tapal method. Tape method, kung tawagin. Marami na rin nakagawa ng ganitong video. Kaya lang, in-upload ko na lang din. Para makatulong din sa iba. Try natin lagyan ng signal. Check natin yung picture kung walang problema. So okay yung picture niya. Walang problema. So yun lamang po. At sana'y kahit papano nakatulong sa inyo at nasundan nyo itong video natin. Kahit kung bago ka lang sa channel na to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Paki-like and share na rin po. Thanks and God bless.